araw po mga kaibigan at kaosipang bukid. Ngayon po andito pa rin tayo sa Princesa Naman Cucina Farm Resort. Gagawa po tayo ngayon ng foliar fertilizer. Ang sangka po nito isda saka molasses. Ang tawag po dito ay fish amino acid. Ito po ay ipipermented natin ng 20 days. Tapos sasalain yan fertilizer na po. Ito po ginagamit namin 4 na kilo. Ang isang kilo po, haluan nyo ng molasses na isang litro. E yan ay 4 na kilo. Kaya 4 liter na molasses ang isasama po natin dyan. At na pong ihahalo. Malayo pa po, pinagbila namin ng isda sa Candaba, Pampanga pa. Ngayon po, nailagay na natin yung panghalo, yung molasses. Haluin po natin siya. Para po pagdating ng mga 10 days, pwede nyo buksan at haluin nyo rin uli. Pagdating ng 20 days, pang-harvest na siya. Ito, kukuha ko ng plastic pantakip. Wala kami Manila paper, plastic po pwede. Kung natin plastic na malinaw para nakita natin yung tura niya. Saka natin tatalian. Ilalagay po natin sa doon sa mga hindi maaarawan. Kasi kailangan yan sa malamig na lugar kasi magkakaroon siya ng nung beneficial bacteria na kailangan nating halaman. Magiging probiotic po siya ng halaman. Magiging gamot siya sa fungus, bacteria, virus, at yung mga insekto hindi alapit sa kanya. Kasi nga, fish amino acid, yung ang sipyan ng mga insekto alkaline kaya hindi sila kakagat sa may acid at na po siyang itatabi sa isang mataas na lugar malamig. Ngayon po lalagay natin siya sa hindi maaarawan at hindi maabot ng mga aso. Sisirain ng aso, tatapon lang.
Oh, ayan po. Babalikan po natin siya ng ano. Pagkaharap sa kanya. Sa magandang araw po mga kaibigan. Muli po natin babalikan yung ating fish amino acid na ginawa nung nakaraang ano na, mga 18 days na. At yun na po siyang hahanguin. Medyo masangsang po amoy nito. Hindi maganda. Kaya ito na po siya. Ayan na po yung ating fish amino acid. Naburo na po siya. Atin po siyang sasalain. Ayan, meron tayong salaan. Saka meron tayong tabo. At atin po siyang pipigain. Pipigain po natin para lumabas yung iba pang katas ng isda. Ngayon po mga kaibigan, nasala na natin yung ating fish amino. Atin naman po siyang isasalin sa botelya. Kuha tayo at saka natin. Takpan natin. Ayan po mga kaibigan, isali na natin yung fish amino. Nakakuha tayo ng 4 na litro. At meron pa tayo sumobra. Kasi yung isda mo namin nabili, eh, makunat yung ano, kung medyo malaki na siya. Hindi siya na pong natunaw. Kung natunaw siya, marami siyang makukuha. Yan lang po, maganda mo pang spray sa halaman yan. Sa, kahit sa palay, ginagamit yan. Yan mamaya, mag-i-spray kami sa kamatis pag lamig-lamig ng panahon. Kasi maganda niyang i-spray sa hapon. Para nun, yung kanyang mga bakterya eh hindi mamatay sa init ng araw kung araw tayo mag-i-spray. Ito nga po palang ating fish amino. Maaaring itagal niyan 6 na buwan. Magbubuhay pa yung kanyang mga microorganismo sa kanyang doon sa botelya na yon. Pagdating ng 6 na buwan, medyo mahina na, hindi na po pwede, hindi na epektibo masyado. Hanggang 6 na buwan po ang buhay niya. Magandang hapon po mga kaibigan. Tulad nga po nung nasabi ko, ang i-spray natin sa kamatis natin tinanim ay fish amino acid para maging organic siya. Ito po, ganito po ang pagkitimpla niya.
isang sardinas. Kasi sa isang litro, ay, sa isang litro, isang kutsara. Kaya sa isang hanggang dalawa yun. E ako hanggang 1,000 lang, isang latang 1,000 lang ako magtimpla. Sasali natin tulog. Malapot siya. Okay na po yun. Kaya siya i-spray.